I found an almost secret art gallery here in La Union. And I'm telling you why this not well-visited art gallery is the holy grail of arts and culture. Ano-ano nga ba ang ating makikita at mai-experience sa art gallery na ito? At kung bakit ito ang pinakamaganda at pinaka-the best art gallery dito sa La Union. Located in Barangay Palina, Pugo, La Union, just 11 minutes from the town proper of Pugo and 44 minutes from Baguio City. El Aniversario Art Gallery is along Marcos Highway or also known as Agoo to Baguio Road. And when I visited the place, ito ang naabutan ko sa lugar. Nakakabinging katahimikan. It feels like nasa isang compound ka lang, na parabang at home na at home ka. It took me 5 minutes bago ako makapagpaalam na gusto kong pumasyal sa kanilang lugar. At itong photography museum ang talaga lang namang sadya ko sa lugar na ito. Pero laking gulat ko na lang na malaman na hindi lang pala ito ang meron sa lugar na ito. Ganda. Pero bago ang lahat, isimulan natin ang ating pamamasyal sa kanilang photography room. Imagine any kind of camera na naabutan mo or maybe napanood mo sa isang lumang pelikula. For sure, meron at merong ganong unit dito sa room na ito. Maybe it's around 100 plus cameras yung andito or more. At yung mga kamerang andito is came from different generations. May mga kamerang ginagamit pang film, pang photography. May mga kamerang nagpiprint na agad, which is ang tawag doon ay Polaroid. Maski yung mga accessories ng camera. At makikita mo rin dito yung iba't ibang size ng camera from pinakamalit hanggang sa pinakamalaki. Grabe. Can imagine ganda ng collection ng mga ito. So kung tulad ko kayo na nagpipicture, gumagawa ng video, for sure 100% magugustuhan at magugustuhan niyo itong mga naka-display dito. Kung gusto mong makita yung evolution ng camera, andito. Jeez! It took me hours to travel here. Kaya naman sinulit kong every minute, every seconds na pag-stay ko sa room na ito. And sila lang din naman ang lugar na alam kong may ganitong klaseng koleksyon. That shows how photography and videography works in different generation. Everything is well preserved here. And kung ano man yung mga lumang bagay na di natin nakita o na-experience sa kasalukuyan, ay nakakatuwang makita natin ito ng physical dito sa lugar na ito. So after yung kanilang photography museum, ayan, merong hagdaan ang pababa sa papunta sa kanilang garden na ayan, pwedeng pag-eventan. Ngayon, pupuntahan naman natin ang mga ibang parte ng lugar na hindi natin ine-expect na meron pala. At kung sa tingin nyo, isang ordinaryong garden lang ito, nagkakamali kayo. Dahil bukod sa mga dining tables dito sa garden, matatanaw mo dito ang isang farm ng mga gulay, fish pond ng mga tilapia, at mga life-size na metal arts. Dito, first time ko ring makakita ng isang wooden scooter na kilalang ginagamit ng mga igorot pag bumababa sila ng bundok. Ang sarap maglakad-lakad dito. Napapalibutan ka ng mga greeneries. At tanaw din natin dito ang agaw-pansing kubo na nasa paanan ng kanilang mga fish ponds. Sa itong uri ng isang modern kubo na may attic room sa itaas. At ang purpose nito ay isang workshop sa pagpinta at paggawa ng ibang crafts tulad na lang nito. Punong-puno din ito ng mga lumang plaka, kaya naman ang tugtugan, classical. Interconnected lahat ng daanan papunta sa iba't ibang parte ng gallery. At ngayon, pupuntahan naman natin ang adventurous na part dito sa lugar. Pero bago yan, may madadaanan muna tayong isang dark room. Kung saan dito ine-imprenta sa makalumang paraan ang isang larawan. Magandang maglibot-libot dito kasi dito niya yung background natin. Yung dinadaanan natin. Kubat! Galing, di ba? Napaka-relaxing, napaka-one with nature ang pakiramdam.
Sa pagbaybay natin sa kanilang unang forest walk, dito natin matatagpuan ang isang mini parke. Ito yung pinaka-instagrammable part ng lugar dahil may iba't ibang mga fixtures na sadyang ginawa para sa pagkuha ng mga larawan. Tulad na lang ng habit house na pwede mong pasukin at gawing isang buong kwarto. At hindi lang yan dahil mayroon pang isang kwarto sa part na ito na nagmimisto lang isang dining room. At may mga nakadisplay dito na iba't ibang klase ng mga artworks. At sa patuloy nating pag-iikot sa lugar, ay mararating naman natin ang pangalawang forest walk ng lugar. Ooh! Ganda. At ito ay patungo sa camping area sa lugar. And yes, meron silang mini waterfalls. Bago tayo makabalik sa itaas ng kanilang main building, ay madadaanan muna natin ang kanilang bonfire area. I believe this is called Dapay or Dapayan, kung saan ang mga elders ng isang community dito nagkikwento at nagtuturo ng mga values sa mga kabataan habang pinapalibutan ang isang apoy. Grabe! Ang lawak pala ng lugar na ito, halos isang bundok. Hindi ko na-expect na ganito to. Ang daming opportunity na pwedeng mangyari dito kasi napakaganda ng lugar, napaka... Ano yung tawag dito? Napaka creative, artistic. Grabe, tsaka kitang-kita mo talaga yung mga kultura ng mga Igorot. Guys, this place deserves more. So sa mga di pa nakakapunta dito, 100% maniwala kayo sa akin, magugustuhan nyo tong lugar na ito. Jeez, I love it. So pagkatapos nating ikutin ang halos buong lugar, ito, dito na tayo sa huling pupuntahan natin ng kanilang cultural museum. Ang kanilang cultural museum ay ang nasa basement ng kanilang main building. Ang unang makakakuha ng atensyon natin dito ay ang mga kakaibang accessories na ginagamit ng mga Igorot. Tulad na lang ng mga necklace na gawa sa buto ng ahas. Tatagpuan din natin dito ang pang-araw-araw nilang mga kasangkapan na ginagamit sa tahanan, sa pangangaso, pagsasaka, o mga simpleng panlibangan at syempre mga kagamitan sa kusina. Hindi rin natin papalagpasin ang mga iba't ibang klase ng palamuti na matatagpuan natin sa lugar. Merong gawa sa kahoy, gawa sa metal, at koleksyon ng mga natural stones na first time kong makita sa buhay ko. Buti na lang ito ang hinuli kong puntahan at pasyalan dito sa lugar. Matapos kong ikutin ang isang buong bundok, nakakapagod. Pero mas nakakawalang pagod ang mapalibutan ng isang kwartong punong-puno ng kultura. At syempre, ang huli nating papasyalan ay ang itaas ng kanilang cultural museum, ang main building at reception ng area, na kung saan punong-puno ng mga iba't ibang crafts. Jack Amo, saan nung i-describe dato ito? Quality! Ang ganda, this place is wholesome. Pugo is known for their handcrafts like this, yung mga wood carvings nila, mga furnitures. Kilala sila dyan. Andito lahat ng pwede mong maisip na kind of crafts. Ayan, may mga basket weavings, ayan, may mga traditional cloth weavings, artworks na gawa sa different mediums like this yung nasa likod natin, gawa sa balahibo ng manok or any kind of bird. Hindi ko ma-imagine guys na may ganito palang lugar dito sa La Union. So yan, fish boots pa yan. Yung mga isda dito. Ayan. Ito ba natin i-try? Try natin. Ayaw yata nila sa paa natin, guys. This place hits differently. A must visit place here in La Union.
punong-puno ng kultura, napapalibutan ng kalikasan, nababalot ng sining at imahinasyon. There is peace in here. Wala na akong hahanapin pa sa lugar na ito. A perfect art gallery here in La Union. So guys, if it happens na madaan kayo dito, may entrance fee na 150 pesos, bisitahin nyo na ang Anniversario Art Gallery. Medyo maingay kasi maraming truck na tumataas. Pero sulit na sulit guys, bisitahin nyo na ang Anniversario Art Gallery. Jeez. Pwede kayong mag-camping dito and so on. Madaming pwedeng maging activities dito. Babalik tayo dito. Promise. Let's go!